Hello mga kawalkads, good morning. This is RPB Moto Travel Vlog once again. May papuntahan tayo ngayon bago ako pumunta sa work ko. Dito yung mga ginawa na project ng mga Duterte administration. Kasi nakita nyo ngayon more in kalsada yung mga priority ng Duterte administration. Ito dito sa Bangkal, nandito tayo sa Bangkal sa amin banda. Nakikita nyo ito, itong daanan na ito. Yan, itong daanan na ito, dati hindi ito 4 lanes. Ngayon, parang isang bypass din ito papuntang Catalonan Grande. Yan, 4 lanes, no? Dati doon yung daanan, galing ka doon sa Piton Bangkal. Yan, mas malaki itong sa kabila. Didiretso ito sa Diversion Road papunta ng Catalonan Grande. Yan, yung Catalonan Grande mga kabarkads. Ano, napakaganda ng daanan doon. 4 lanes. Pinalapad yung intersection niya. Kaya nawala ng traffic dito na lugar na ito. Maraming mga kalsada ngayong ginawa ng Duterte administration. Siguro sa belt program yan sa pamahalaan Duterte. Tapos dito sa Diversion Road sa Pangi Bridge, dito sa Diversion in-expand yung karsada dito, kaya nga nagkakaroon ng traffic dito. Kasi instead 2 lanes ginawa na 4 lanes, ginawa ng 6 lanes. Kasi 6 lanes na ito dito sa Diversion, pati yung tulay in-extend. Kaya nagkakaroon ng traffic dito sa Matina Pangi Bridge. Dito na tayo mga kabarkad sa Diversion Road Bridge na in-extend nila na maging 6 lanes itong bridge na ito. Kaya ditong area na ito is nagkakaroon ng traffic. Yan o, na in-extend yung bridge. Ito yung original, yan, in-extend nila. Ito yung bridge na extend doon dun sa kabila. Itong Pangi Bridge sa Diversion Road. Bukod dyan mga kabarkads, yung goal natin ngayon is pupuntahan natin yung sa loob ng Pangi talaga. May dalawang bridge na ginawa doon. Yun ang pupuntahan natin. Yung bridge na yan, every may baha dito kasi itong Pangi River, ang lalakas ng baha, tubig dito kung bumabaha. Kaya yung mga tulay dyan, palaging nasisira. Kasi yung tulay dito sa Pangi Bridge is BD Bridge lang. Yung bakal, kahoy lang yung kuan yun, tinatawag na BD Bridge, hindi simento. Ngayon, ginawaan nila ng simento na tulay itong dalawang bridge dito sa Pangi. Dito sa Pangi,
Tapos hindi lang basta-basta ginawa na pinantay lang sa daanan. Inilibit nila ang taas ng elevation ng tulay na ito. Kasi yung ilog dito is masyadong mataas. Mataas yung ilog dito sa Matina Pangi. Itong Matina Pangi ay isa din dito siyang daanan na kung pupunta ka ng Catalonan Grande, pwede ka dumaan dito. Ewan ko lang kung natapos na bang daanan itong, dito na tayo sa Matina Pangi. Tuloy-tuloy yung construction nila dito, mga kabarkads. Hindi pa masyadong maganda yung daanan dito sa Matina Pangi. At siguro dito mga 4 lanes din ito. Gawain ito dito sa Matina Pangi. Ito na yun, mga kabarkads, yung unang tulay sa Matina Pangi. Na bridge. Ayan, ang taas ng elevation nila dito. Paakyat ka kasi kapag bumabaha dito, ang taas ng tubig dito. Every time magbaha, nasisira yung bridge dito sa lugar na ito. Ayan, ang taas ng elevation nila sa bridge na ito. Ito yung unang bridge na ginawa dito sa Matina Pangi. 4 lanes. Ito yung kuan, maliit lang yung ilog dito, mga kabarkads. Kaya nga kung may malakas na ulan, talagang aapaw yung tubig dito. Parang kalawan na nasira itong bridge na ito. Ngayon ginawa nila, inilibit nila ang taas. Ang taas ng bridge na ito. Yan, ito yung unang bridge dito sa Pangi na inilibit. Naka-elevate na ang kuan, tingnan mo, pababa ka para hindi na masira ulit, tapos simentado na. Ito yung project din, siguro part din ito sa Belt program ng pamahalaang President Duterte at kuan ni Mayor Inday Sara. Yun yung una, ito yung ikalawa na bridge, kasi dalawang ilog kasi dito sa Matina Pangi. Yan. Ang tingnan mo yung kalsada dito is hindi pa simentado kasi tuloy-tuloy yung project dito na area nito. Hope na matapos itong bridge, siguro ito ng kalsada ang sunod nilang gagawin. Kasi parang isang bypass road din ito kung papunta ka ng Catalonan Grande or papunta ka ng Mintal. Yan, gagawin din itong bypass road, itong Matina Pangi, para hindi ka nadadaan doon sa Bangkal Olas. Kapag matapos ng masiminto lahat dito, marami nang dadaan dito. Kasi isa itong daanan doon sa Catalonan Grande. Tapos yung didiritso nito, parang papunta ito ng Magtuod yata eh, itong daan na ito. Pero hindi ko pa nakuan kasi dati nung una, ang pangit pa ng kalsada. Tingnan mo dito, 4 lanes na yung daanan dito sa may gitna na ng Matina Pangi. Doon sa area na yon, under construction pa yung daan kasi tuloy-tuloy yung trabaho nila sa tulay. Yun, putol-putol yung trabaho nila dito, yung daanan. Yun yung unang bridge na dinaanan natin na inilibit mataas masyado para kung may baha, hindi na masira yung tulay. Ito yung original na daanan dito, is 2 lanes lang. And gagawin itong 4 lanes. Maraming matatamaan dito ng mga bahay oh, kung mag 4 lanes na ito.
Maswerte tayo dito sa Davao, mga kabaytads, na naging presidente si Duterte, kasi every time na may request yung local natin dito, parang madali lang maaprobahan sa national itong mga project na daanan dito. Hope na matapos na lahat ng project dito, kasi darating na yung election. Alam naman natin kung iba na namang administration na manalo, yung dating administration, yung mga project niya parang pinapabayaan na. Yan, hope na Duterte administration pa rin ang manalo para tuloy-tuloy yung mga belt program ng pamahalaan. Kasi hindi lang dito sa Mindanao ang ginawaan ng project ng ating presidente, buong Pilipinas talaga yung ginawaan niya. Kasi marami yung mga nag vlog, katulad ni, shout out pala kay Shift TV, maraming salamat sa iyo na shout out mo yung channel ko. Malaking tulong din yan sa channel ko na lumabo. Shout out sa iyo, bro. Ito yung ikadalawang project na tulay na inililibit na rin, pinataas. Kasi nasira din dating tulay dito, yung Billy Bridge. Yan o, ang taas. Yan, kasi yung mga kuan dito, mga kabartards, yung mga ilog dito is ang liliit. Kaya nga doon sa dulo, ang lalaki siguro ng ilog doon, pagdating dito is yung tubig biglang tumaas kasi maliit dito na area. Bago lang bumaha dito, natumba nga yung kahoy doon, no? Yan, pinaganda at pinalaki yung bridge dito. Itong sa Matina, Pangi. Yan, ito lang yung kuha natin ngayon, mga kabarkads. Vlog natin itong dalawang tulay na proyekto sa Matina, Pangi, Davao City. Itong bridge na ito na ilinibit na masyadong mataas para iwas na sa sira ng baha yung tulay na ito. Hope na marami na rin. Ito talaga yung build program ni Pangulong Duterte sa DPWH Matina, Pangi. Yan talaga, didiretso ito sa Katalunan Grande na project nito. Yan, babalik na tayo. Rehabilitation Road, Matina Crossing. Yan. Yan, ito yung part pa din ito, Liano, sa Train Belt program ng Pangulong Duterte. Itong bridge na ito at itong kalsada na ito. Hope na matapos na ito para isa din itong bypass road para iwas sa mga traffic. Yun ang goal ng ating presidente, na maiwasan na natin yung mga traffic dito sa Davao City. Na ginawaan yun din ang kuan ni Mayor Inday, na marami ding mga bypass road na ginawa dito para maiwas na yung traffic, kasi dumami na yung mga tumira dito sa Davao City, tapos marami na ding mga sasakyan. Yan, hanggang dito na lang tatapusin ko itong vlog ko dito sa Matina, Pangi. Yan, hope na i-subscribe ninyo yung channel natin, yung RPB Moto Travel Vlog. Shout out pala sa pinsan ko na si Moto Fabs. Dapat yung channel mo maraming i-upload mo para makita yan ng mga tao, para dumami yung subscriber mo. Yan, hanggang dito na lang, mga kabarkads. Bye-bye. God bless.